the sun, siya'y mapulihan, Diyos ng lahat. Sa kaitaasan, siya'y mapulihan, ngayon at magpakailanman. Mawi ang daigdigan at ng naroon. Mawi ang sangkatawihan, purihin ng Panginoon. Sa kaitaasan, siya'y mapulihan, Diyos ng lahat. Mapuri sa kaitaasan, siya'y mapulihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang lahat ng kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, umalis si Elias mula sa bundok at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya sa huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, sinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay iniwan ni Eliseo ang mga toro, pumabol kay Elias at nakiusap. Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Umuwi nga si Eliseo, nagpatay siya ng isang pares ng toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Pinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabuti ang tinanggap ko,
ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poonko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang Poon na sa aking patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa aking umaakay. Nababarid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon na mapatay upang doon ay maagnas. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Sa salita mo, akitin ang puso ko at loobin nang ikaw ay aking sundin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig pa ninyo na noong una'y iniuto sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkusay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Nihuwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo'y hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Nagpapahiwatig po ng pagbabago ang mga pagbasa natin ngayon. Kung nasusundan po ninyo, sinabihan sa Elias kahapon ng Panginoon sa unang pagbasa na bumalik sa ilang patungong Damasco. At pagdating niya ay inanoint ang mga magiging hari, pati na ang kanyang magiging successor. Ito nga po ang ginawa niya sa pamamagitan ng pagsasaklob ng kanyang balabal kay Eliseong hahalili sa kanya. Sa madaling sabi, sumunod po siya sa ipinag-utos sa kanya. Pagsunod bilang tugon ng puso at kalooban
ang nagtuloy-tuloy na tema hanggang awit bago ang Ebanghelyo at sa Ebanghelyo po mismo. Ang kinanta po kanina ng kantor natin na si Kevin, Alleluia, Alleluia, sa salita mo akitin ang puso ko at loobin nang ikaw ay aking sundin. Ang paanyaya naman ng mahal na pong Jesus Nazareno, huwag nang sumumpa kung tutupad sa utos. Umuo lang kung oo at humindi kung hindi. Ganun lang. Buhat na raw sa masama, anumang sumpang idaragdag dito. Gaya po nang nasabi natin noong May 24, Friday din. Ngayon naman ay extension ng Friday. Ano? Ibig sabihin, to say what we mean and to mean what we say. Ang mahirap kasi ay pag ang gusto pala sanang sabihin ay hindi, pero oo nang oo. Lalo na pag pleaser ka, hindi ka makasagot ng hindi. Kasi nga, wala kang boundaries. Hindi malinaw sa iyo ang gusto at ayaw mo. At kahit ayaw mo, hindi mo masabing ayaw mo dahil sa takot na makasakit ng damdamin ng iba at ng sarili mo. Baka kasi ayawan ka rin at masaktan ka pa. Kaya sige lang. At pag hindi mo natupad ang sinagutan mong oo, kasi nga ayaw mo naman talaga, nasisira tuloy ang kredibilidad mo. Wala kang isang salita kasi. Depende kung sinong kaharap. Nauubos tuloy ang nagtitiwala sa iyo. Mahalaga po, minamahal kong mga kapatid, ang kakayanang magsabi ng oo, kung oo, at hindi, kung hindi. Pagseset din po kasi ito ng boundaries. Kung hanggang saan lang pwede, at hindi. Kung ano lang ang katanggap-tanggap, at kung ano ang hindi. At kung alin lamang ang workable at kung alin ang hindi. Alin ang negotiable at alin ang non-negotiable. Pagtindig din po ito sa sariling integridad. Pagbubuo ng kredibilidad at pag-ani ng tiwala sino man ang iyong kaharap. Ang biyayang ito nawa ang ating tanggapin sa pagtanggap natin ng banal na Eukaristiya, ang kakayanang magtakda ng malinaw na boundaries at ang katatagang panatilihin ito. Sa gabay ng Espiritu Santo, mas mapanuto nawa ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming sumunod sa inyo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangangailangan ng ganap na pagbabago ng puso at pag-ugali, ang wagas na pagtalikod sa kasalanan. Isama po natin sa ating mga panalangin ngayon ang ating pagnanais na isabuhay ang ating pananampalataya. Sa bawat panalangin ng ating pong tugon, Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga lingkod ng simbahan, naway maipakita nila ang kanilang katapatan at pagsasabuhay ng kanilang banal na mga tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Bilang isang komunidad, naway itugma natin ang ating buhay sa pag-ibig at pagiging mahabagin ni Jesus at hindi sa pakikipagpakitan tao at pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat.
sa ating sariling buhay, tayo naway maging tunay at tapat na laging handang tumalima sa kalooban ng Diyos nang walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga may sakit at mga bigo, naway makaranas ng pag-ibig at habag ni Jesus mula sa mga nag-aruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga namatay, naway tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Sa ilang sandali ng katahimikan ng ating puso, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng ating mga personal na intensyon, lalo na po yung mga humihiling ng kagalingan. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, higit mong pagyamanin ang biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Tulungan mo kaming tuparin ang aming pangako ng buong puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo't kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen
ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilipong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Binyagang Bayan 2024, sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatalaga o pagpapalista ay sa June 18, 2024, araw ng Martes. Paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigit paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inihinto ka namin, aral mo ang buhay at kaligtasan. Kami sa kasalanan, ang puso na matiyan sa isang kumpan pagkakasan. Jesus,